First build that I'll be updating you guys is A Caribbean Mystery by Agatha Christie. This is a Miss Marple mystery, and we will follow Miss Marple, who is in the Caribbean for a vacation. So while in there, she becomes involved in the death of Major Palgrave. Si Major Palgrave, nakakwentuhan niya lang to one night, pero hindi niya talaga siya kilala. Major Palgrave, yung nature niya, yung character niya is proud and full of story man. Pero hindi mo sure kung totoo yung mga kinikwento niya. Malakwento siya. And one night, nalaman nilang patay na si Major Palgrave because of a heart attack. Si Miss Marple, dahil na nakakwentuhan niya si Major Palgrave, biglang may nag-click sa kanya na, parang hindi heart attack siya namatay. May some mystery behind it. So, si Miss Marple, gusto niya i-uncover yung truth. And si Miss Marple kasi is known in their village as someone who could uncover the truth. And Miss Marple is not a detective. Pala, hindi siya police, hindi siya detective, hindi siya inspector, but just an old woman doing old woman stuff. But because of his understanding of human nature and her observational skills, nakaka-uncover siya ng mga truth behind the murder. And sa pag-uncover niya ng truth, meron din siya mga nalalamang sekreto ng mga tao doon sa Caribbean Hotel. Actually, this is the most exciting Miss Marple story that I've read so far. And I'm glad that I picked this up because this is a book slump breaker. Again, I thought I knew who the murderer is, pero syempre, this is an Agatha Christie book. Lagi siyang may tinatagong clue sa'yo para hanggang sa huli, hindi mo pa rin mahulaan kung sino yung murderer. Pero ayun, meron akong hint na yung taong yun yung murderer, pero dahil yun naman ako ma-persuade na baka hindi nga siya. Pero ayun, I was shocked at the end because Agatha Christie knows how to hide a clue. Again, this is a fun and easy read. Very light lang siya and wala naman siya masyadong emosyon, kundi mga shocking revelations lang naman. Yeah, that's it. That's A Caribbean Mystery. Next would be Ang Bangin sa Ilalim ng Ating Mga Paa by Ronaldo S. Vivo Jr. This is a Filipino book made by a Filipino author. And this book mirrors our society today. Sa totoo lang, hindi ko alam ba't ko ito binasa, ba't ko ito binili. My God, na-stress talaga ako dito sa librong to. As in, habang binabasa ko siya, yung mukha ko hindi ko na maipinta. Na-imagine ko yung mukha ko hindi ko na maipinta. Parang siyang movie sa loob ng utak mo. Sa totoo lang, nagbabasa ako para makatakas sa realidad ng buhay. Pero sa pagbabasa ko nitong librong to, parang mas lalong tumindi yung anxiety ko and stress sa mga nangyayari sa lipunan natin sa Pilipinas. Kasi sobrang relatable talaga yung mga pangyayari. So, dito sa librong ito, Ang Bangin sa Ilalim ng Ating Mga Paa by Ronaldo Vivo Jr., umiikot to kay Ray at sa paghahanap niya sa kanyang nawawalang anak. So, ang daming journey, ang daming pinagdaanan ni Ray para makita niya lang yung anak niya. Sa paghahanap niya sa anak niya, nakita niya rin kung paano kadispelanghado ang sistema ng Pilipinas, kung gaanong kawalang hiya ang mga taong dapat tumutulong at pumoprotekta sa bansa. And sa paghahanap niya din, malalaman niya na kaya niyang gawin ang lahat. As in lahat, lahat, lahat. Para matunto ng kinaroroonan ng kanyang anak. Sa totoo lang, nakakatakot isipin na lahat na nangyayari dito sa librong ito ay tunay na nangyayari at nangyayari pa sa bansang ito. To be honest, sobrang bigat
it's really heavy to read this. Actually, ayoko na sanang tapusin yung libro kasi sobrang graphic niya and sobrang na-anxious talaga, na-stress talaga ako. Pero, of course, di ko mabitawan. Maganda yung facing ng libro. Walang sinayang na pahina yung author. Maganda yung pagkakasulat. Kaya ayun, ang trigger warning ko lang, kung hindi nyo nasisikmura yung mga napapanood nyo sa TV, yung mga kawalanghiyaan na nangyayari sa Pilipinas, or yung mga police harassment, police brutality, baka hindi para sa inyo tong librong ito. Sobrang graphic na kasi talaga. As in graphic. Sobra-sobra. Hanggang ngayon naaalala ko pa kung ano yung nangyari dito sa librong to. At parang nai-imagine ko pa rin siya hanggang ngayon. Pero napakaganda nitong librong to. And sana mabasa ito ng mga dapat makabasa nito. Actually, this is 5 out of 5 stars. Because it's really good. And I hope you read it too. And sa mga taong bulag pa rin sa katotohanan, sana mamulat na tayo sa totoong nangyayari sa ating bansa. The next book and the last book is The Stationery Shop by Marjan Kamali. So, in this book, we follow Roya, isang young woman in the 1950s Tehran, na nahulog ang loob kay Baman at a local stationery shop. So basically, na sila nagkakilala ni Baman. Si Baman is the boy who will save the world. While si Roya naman is just a simple girl of Tehran who is very bright and smart and who loves reading. So in the midst of their budding love, there is a political turmoil and war. So, hindi naging madali yung kanilang love story. And ang daming factors na naka-apekto sa kanilang love story. So, bali, hindi sila nagkatuluyan. So, years later, si Roya nakatira na sa America and she was confronted by the truth about why they were kept apart. Why they separated. So, the novel explores love, loss, and the impact of political events on personal lives. This book is kind of cliche, still a good read because of its beautifully written words. And also, yung andamin yung mga highlights na parang nasa edge ka ng seat mo, anong nangyayari? Magkakatuluyan ba silang next? Or matutuloy ba ang kanilang kasal? And then we also follow some stories way back before Baman and Roya were born. So maganda din yon. Parang edge of your seat ka. Sino yon? Bakit ganun? Again, I'm not really into romance books, but because this is a historical fiction, historical romance, syempre, there is a different twist in this story. And I love reading books that incorporates history. One note siguro is this really reminds me of How I Met Your Mother. I know it's kind of malayo, but it reminds me of that because of the premise. Because this book's premise is choosing between the right love for you or the love that you wanted badly. So, diba, How I Met Your Mother, it's between Mom and Robin. So, the right love versus the love that you wanted badly. This book is quite entertaining. I've read it easily. Hindi naman siya mahirap basahin. And yun nga, beautifully written words. So, the phrasing is also good. And hindi nakakalito yung back and forth ng story. And makikita natin yung pagtanda nila ni Roya and ni Baman. And what happened to them. Medyo heartbreaking lang siya in terms of the reason why they separated. And it's, you know, I don't like to divulge so much about the story because maybe some of the viewers will read this in the future, but yeah, it's really heartbreaking in a sense.
Well, it is heartbreaking. I think that's the main point of the book. The author wants us to feel heartbroken. For me, it's the ending is the right ending. And I'm Team Walter all the way. Thank you so much for spending time with me today. If any of these books spoke to you, let's chat in the comments. And I love hearing what stories are resonating with you. And if you have any hidden gems to recommend, I'm always looking for my next great read. Until then, stay cozy, stay curious, and I'll see you soon.